Maglilimang taon na nang malaman ni Ellie, hindi niya tunay na pangalan, na HIV positive siya. Sa loob ng panahong yon, tila nakaangkla na ang kanyang normal na pamumuhay sa iniinom na anti-retroviral drugs o ARV. Ang HIV virus kasi, pinahihina ang immune system ng katawan, kaya bukod sa mas madaling dapuan ng sakit ang mga HIV positive, mas mabagsik din ang tama ng sakit sa kanila. Yung gamot na iniinom namin, yun po yung nagbibigay proteksyon sa aming mga CD4 para mas dumami pa yung lumakas pa yung aming immune system. Ang karaniwang rasyon ng persons living with HIV o PLHIV, pang-siyamnapung araw o 3 buwan, pero nitong mga nakaraang buwan, nababahala sila sa papaunting na ibibigay sa kanila ng mga treatment center. Worst na nangyari, 3 tableta po yung naibigay. Minsan pa nga po, 2 pag walang-wala na talaga. At kung mamalas-malasin po, ang ibibigay po sa inyo yung mga expired ng gamot. At nangyayari po ito. Tayo ng Department of Health o DOH ang pinanggagalingan ng ARV. Hindi ito nabibili sa alinmang butika o ospital at kailangan rehistrado ka sa isang treatment center para makakuha nito. Libre itong ipinamamahagi ng DOH sa mga na-diagnose sa HIV positive. Paglilinaw ng DOH, hindi naman daw problema ang supply at may sapat daw na gamot para sa lahat ng PLHIV hanggang Abril ng taong ito. Pero aminado silang imbes sa pang 3 buwan, mas kumunti talaga ang kanilang naibibigay kada pasyente. Nagka-procurement problems tayo nitong 2018, kaya imbes na ma-deliver siya ngayong 2018, aabot ng mga January or February 2019 pa yung delivery nila. Pero hindi naman mauubusan. Yun lang, kailangan lang natin i-distribute para sigurado na lahat makatake ng mga gamot nila on a schedule. Kapipirma lang ni Pangulong Duterte sa HIV and AIDS Policy Act of 2018. Bukod sa libreng HIV testing at libreng gamot sa mga HIV positive, mas malawak na edukasyon at counseling din ang isinusulong ng bagong batas. Pwede na rin magpa-HIV testing ang mga kabataang edad 15 hanggang 18 kahit walang permiso ng mga magulang sa ilalim ng bagong batas. Ivan Merina, GMA News.